greetings at magandang gabi po sa inyong lahat. This is your Caspacer and Space Commander, Professor June Cajigal, from the Bedan Society of Young Astronomers, San Beda University, Manila. And welcome to this online telescope viewing of our waning gibbous moon at about 86% illumination. So we have how many more? Oh, one more minute to go before we hit October 25. Kalinagay ko na ho dun sa ating heading, sa ating screen ay October 25. So siguro sabihin ko na ho, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, at sana may mga gising pa ho. And I am doing this kasi nakita ko po yung buwan. Eh, medyo cloudy pa rin as you could see on our screen. Pero maliwanag naman. Kitang-kita naman din yung mga craters and yung mga iba pang lunar features sa aking telescope. Yan. Pero maulap po. Kaninang buong araw, maulap po. And kinakabahan nga din po ako, baka hindi po matuloy ito. Pero lumitaw po yung buwan, nasa awa ng Diyos, and malinaw naman, kaya alam yung mga ulap-ulap. So namnamin po natin ang ganda ng waning gibbous moon at about 86% illumination. And good morning po mga ka-spacers out there. It's exactly 12 o'clock a.m. So sana may mga gising pa ho at may mga nanonood pa ko ngayong Monday morning. Okay, so bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna hong ipromote itong bagong franchise po ng aking kaklase. So ito po, ayan, Kasalo. Ayan po, meron po siyang branch sa Glorieta, Makati. Ayan po, so tangkilikin po natin ito. Napakasarap pong cheesecake na to. Ayan, napinadala niya po sa akin to kaninang umaga at lata na lang ho ito, ubos na ho. So talagang napakasarap nitong Kasalo cheesecake. Puntahan niyo po ito, yung branch na ito sa Glorieta, Makati po. Alright, so ang may-ari po ay si Miss Barbie Sia. So punta po kayo at tikman niyo po ang kanilang mga cheesecake na napakasarap at inubos ko agad mga ilang minuto. Ayan po, so ito po, Kasalo po sa Glorieta, Makati. Puntahan niyo po ito. Alright, so thank you Miss Barbie Siak sa pinadala mong cheesecake kaninang umaga. Alright, so what we're seeing right now on screen is our waning gibbous moon at about 86% illumination. Alright, so nakikita niyo po yung ating buwan at medyo maulap. And we could see some lunar features. Yan, like yung mga black areas na yan, yung mga black patches na yan. So, those are lunar plains. Ayan po. And yung mga bright areas po ng buwan, those are lunar highlands and impact craters. Ayan, so unlike po dun sa aking live stream, I think yung couple of days ago, ito yung medyo nababawasan na po yung, ano, yung malapit dun sa may Sea of Tranquility. Alright, so ayan po, nanganganib po na naman yung ating lunar image ngayong umaga at talagang natatakpan po ng ulap. Okay, so medyo maganda na po yung ng Copernicus crater kung sa nakikita po ninyo. Pero mas maganda po yan pag 86% illumination. And kitang-kita pa rin sa ating lunar image yung Tycho crater sa bandang southern part ng buwan. Okay, and kita pa rin yung Sea of Tranquility kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright po, so ayan si Jesse James De Jesus nag-comment po. So marami pong salamat Sir Jesse James. Eh, nanganganib po ako dito sa Las Piñas at talagang maulap. Okay, pero yan, kapit lang tayo. Yan, kapit lang tayo sa ating lunar image ngayong umaga. So maraming salamat Sir Jesse James. At again po, si Sir Jesse James ay isa sa mga maraming astronomy enthusiasts na nagaganito din po sila. So tangkilikin po natin
ang ginagawa ng mga ibang astronomy enthusiasts dito sa Pilipinas. At kasama na doon po si Sir Jesse James De Jesus. Yan, maraming salamat po. And yan, buti may nanonood kahit pa paano. Kasi Lunes na Lunes at bukas may pasok. Ayan, so marami pong salamat sa mga nanonood po ngayong gabi. At medyo nanganganib po yung ating lunar image. Kasi nga po medyo yan, maulap, natatakpan po ng ulap. Pero kita pa rin, malinaw pa rin po yung image na binibigay ng aking telescope. Ayan, so kitang-kita pa rin po yung Tycho crater named after Tycho Brahe, who is one of the greatest of the naked eye astronomers. And kita pa rin po yung Copernicus crater. Ito po. And yung mga dark patches po na yan, those are lunar things, mga patag po yan ng buwan. And itong mga bright areas na ito, those are lunar highlands and impact craters. Okay, so ayan po, medyo nanganganib po talaga yung ating lunar image ngayong umaga. Pero kapit lang po tayo. Ayan, so pinakita ko lang po ito kasi siguro lahat, karamihan po sa inyo ngayon ay tulog na. Pero sana may gising pa rin on this early morning of October 25. Ayan, so si Sir Jesse James, yan, gising pa siya. So marami pong salamat Sir Jesse James De Jesus. Ayan, medyo nagdidilim na naman po yung ating kalangitan. Ayan, pero kakapit lang po tayo. Okay, so we are viewing now on screen the waning gibbous moon at about 86% illumination. Ayan po, medyo nanganganib po, natatakpan po yung buwan. Okay, ayan, nawala na. Ayan po ulit. Okay, so maswerte pa rin po tayo at least nakikita pa ho natin yung buwan. And kasi may low pressure area po sa bandang Visayas and Mindanao. Ayan, medyo hindi maganda po yung panahon. Pero dito sa Luzon, sabi ng Pag-asa, okay naman. Pero may mga occasional thunderstorms. And I think for the next 2 days, medyo magiging maulan din dito sa Luzon, according to Pag-asa. Ayan, medyo malinaw-linaw na po. Ayan. Ayan, medyo kumunti po yung ulap. Okay, so ang ganda po ng buwan, yung craters, kitang-kita. Napakalinaw po ng image na binibigay po ng telescope ko. So ang ginagamit ko po ngayon na isang reflecting telescope and kinabitan ko lang po siya ng webcam. Okay, yung webcam po ay nakakabit po sa computer ko. Yan, para makita po natin itong image of the moon online. And marami sana tayong maabot ng mga estudyante. So if you're watching right now, mga ka-spacers, please like and share itong ating online telescope viewing para makarating po sa maraming tao, lalong-lalong po yung mga estudyante natin, so that they would be inspired to love the sciences, especially astronomy. Alright, so yun po yung ating advocacy dito sa Bedan Society of Young Astronomers. And we would like to bring the telescope to you, mga ka-spacers natin out there. Kasi nga hindi po talaga tayo pwedeng mag-public telescope viewing dahil po sa banta ng COVID-19. Kahit na gustong-gusto ko na po talagang mag-public telescope viewing, kung pwede nga sana doon ako sa Dolomite Beach, magdala ko ng telescope doon. Kaya lang, ba hindi ho pwede. Magiging super spreader event po yan. Baka makahawa pa ng COVID. So hanggang dito lang muna ho tayo. Mag-online na telescope viewing muna ho tayo. Hanggat sa magiging safe na rin ho tayo sana. Okay, so tignan po natin ang naku, natatakpan na. Ayan po, so meron pong mga nag-comment si Miss Charisse Lanusa Bonos. Again, marami pong salamat. Ano po ang mas maganda, reflector or refractor? Depende po, ma'am. Kasi ang refractor, medyo may kamahalan po siya ng konti. Pero okay din naman po siya. At
actually may refractor din po ako. Yung reflector naman, okay din naman po siya. Ang disadvantage lang po kasi ng refractor, ma'am bonus, tama ba? Yan, Miss Cherise. Eh, ang mga refractor po kasi, they suffer from chromatic aberration. Okay po? So, pero may mga bagong mga refractors ngayon na meron mga correcting lenses that eliminates chromatic aberration. Kaya lang medyo may kamahal kasi mga extra lenses po na yan. Pero ang reflector po kasi, since mirrors po yung ginagamit niya, it does not suffer from chromatic aberration. Yung mga color fringes, like what you're seeing right now on screen, wala po kayong makikita mga blue or any color fringes sa image. Kasi ho, reflector po ito and it uses mirrors instead of lenses. And mas cheaper po ang reflector. Ayan po. So, ang madalas ko po kasing gamitin, Miss Bonus, is the reflector. Ayan po. Okay. Sir, thanks for this live feed, sabi ni Sir Jesse James. Makakatulog na rin daw siya ng mahimbing. Ayan, for me daw, sabi ni Sir Jesse James, is the refractor. Ayan, oh, tama po, less maintenance po siya. Oh, kasi kung bagayan eh, parang plug and play yung refractor. Walang masyadong mabusisi ho dyan, hindi siya mabusisi. Dilip lang po kayo. Kaya lang kasi ang reflector kasi, kailangan pa yung i-adjust yung mga mirrors. Yun po yung isa pang mabusisi sa reflector. Ayan, kaya siguro paborito ni Sir Jesse James yung refractor kasi less maintenance nga. Okay po, so sana po na sagot ko po yung katanungan ni Miss Charisse Lanusa. And Ma'am Charisse, kung gusto niyong bumili ng mga telescopes, you can check sa Facebook. Marami akong nakikita dyan doon sa marketplace. Ayan, mga second hand telescopes, both reflector and refractor. Okay, so thank you po Ma'am Charisse for watching our live stream tonight. Ayan po, maraming salamat po. And kung gusto niyo pong mag-comment, please comment down below. Kung may mga questions pa ho kayo, please comment down below. O kung gusto niyo mag-react about our lunar image tonight, please feel free to comment down below. Huwag po kayong mahiya. And talagang ikatutuwa ko po ang inyong pag-comment. Anong masasabi niyo po sa ating lunar image ngayong early morning of October 25, 2021. Okay po. Ayan. So, oh. Si LB Cajigal. Sabi, good evening daw, sir. Ayan. Oh, good morning na daw pala. Okay. Ayan po. So, sana po nasagot ko po yung difference ng reflector and refractor at yung mga advantages po niyan. Okay, kasi kanya-kanyang advantages and disadvantages yung mga telescopes na yan. Okay, ayan po. So, anyway, personal preference naman po yan kay Sir Jesse James. Gusto niya ng refractor. Ako naman po, kung ako tatanungin, eh gusto ko yung reflector. Yun nga lang po, talagang once in a while, I have to collimate it. Meaning, I have to readjust the mirrors para align po siya, para clear and perfect po yung image. Pero yung refractor, hindi po. Walang ganyan po. Tutok lang po yan. Pag gusto nyong itutok sa buwan, tutok na lang po. Walang maintenance. Lilinisan nyo lang po yung pupunasan ng nyo lenses, ganun po. Pero walang alignment ng mga lenses sa refractor. Okay, so ayan po. Ayan, makakatulog na daw si Sir Jesse James. Ayan, and you're welcome, Miss Cherise Bonus. So, sana po like and share po yung ating online telescope viewing ngayon. You can share it with your friends, with your loved ones. Kung teacher po kayo, you can share it with your students. Okay, so like and share po tayo. Ayan, sabi ni Miss LB Cajigal, ayan, na-share na daw po niya. So please like and share po our online telescope viewing tonight.
so that we could reach more people. And kung magko-comment po kayo, paki-indicate po ang inyong location para malaman po natin kung hanggang saan po nakakaabot ang ating live stream ngayon. Kagaya po ng dati, I think yung last na online telescope viewing natin ay nakaabot po hanggang Ilocos Sur and nakaabot din po sa Mindanao. Okay, marami pong salamat po sa mga nakatutok po ngayong gabi. We have 6 viewers na gising pa rin po. Ayan, so marami pong salamat at sinasamahan niyo po ako ngayon with this online telescope viewing. So again po, please like and share our online telescope viewing tonight. Okay, so you are now viewing on screen our waning gibbous moon at about 86% illumination. Ayan po, at medyo nanganganib lang po yung ating image kasi medyo maulap din po dito sa Las Piñas. Ayan, pero kapit lang po tayo. Ayan. Okay. So, kung gusto niyo magtanong po, kagaya ng ginawa ni Miss Charisse Lanusa Bonus, magtanong lang po kayo anything about the telescope or about the moon or anything about astronomy. And kagabi po, online din po ako, nagbigay po ako ng online lecture about the beauty of stargazing. And marami pong salamat po sa mga nanood po doon sa ating online lecture about the beauty of stargazing. Alright, so you are now again viewing on screen our waning gibbous moon at about 86% illumination. So time check, it's 12:15. Ayan, 12:15 na po. Madaling araw na po ng October 25. Lunes po. Happy Monday po sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakatutok po sa atin ngayon na 7 viewers na gising po ngayon. Thank you po for accompanying me at sinasamahan niyo po ako sa ating online telescope viewing. Ayan, pinapakita ko po ang ganda ng ating waning gibbous moon tonight. Kahit na medyo maulap, medyo yan, natatakpan po ng clouds yung ating lunar image. Pero sige lang po, kaya pa rin. Alright, time check, it's 12:16 a.m. So again po mga ka-spacers, please like and share this online telescope viewing para makaabot to sa maraming tao. Ayan, sa mga students nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, para makita din po nila yung ganda ng waning gibbous moon. And kasi talagang hindi po tayo pwedeng mag-public telescope viewing dahil po sa banta ng COVID-19, baka maging super spreader event pag nag-public telescope viewing ako. So pipilahan po yung telescope ko ng maraming tao, baka hindi maganda po, baka makahawa po tayo ng COVID-19. So hanggang dito lang po tayo, online telescope viewing, at gagawin po natin to hanggat clear po yung sky. Okay. Alright, so kung meron lang po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo. Alright, sabi ni LB Cajigal, meron ba kayong for sale na telescope? Naku, sana po. Kaya lang mga telescopes ko gamit na gamit. Ayan, okay. Pero meron akong paboritong telescope. Ayan, okay. Yung paborito kong telescope ay yung reflector talaga. Yan ang ginagamit ko. Okay. Kung mga refractors naman, pwede naman po yun. Wala namang kaso yun. Alright. Kaya lang, kagaya ng sinabi ni Mr. Jesse James de Jesus, less maintenance ang refractor. Ang reflector kasi kailangan pa yan i-collimate or i-adjust yung mga mirrors niya para sharp po yung image. Okay, so marami pong salamat. Okay, ilan daw po yung telescopes ko. Ayan, so marami rin po kung nag-i-invest din ako ng telescope. Ayan, para pagdating ng panahon at maging normal na rin po yung ating pamumuhay, gagamitin natin yan for public telescope viewing para mapakita ko po sa inyo ang ganda ng kalawakan ng buwan, ng mga stars, ng mga planets. Yan. So, dadating din tayo dyan.
at malalampasan natin itong pandemya na ito. Okay, so maraming salamat po sa mga nakatutok po ngayon. We have 9 viewers. Time check, it's 12:18 this early morning of October 25, 2021, and again we are viewing on screen the waning gibbous moon at about 86% illumination. Yeah, waning po kasi the moon is appearing to be getting smaller. Ayan, so unti-unti na yan pong liliit. Okay, ayan, so yung illumination na unti-unti na pong medyo nababawasan na ho. Ayan. Okay, so nakikita po natin hanggang maliwanag po yung buwan. Yung mga dark areas na yan, those dark areas are lunar plains. Then yung mga white areas na yan are lunar highlands and impact craters. So kitang-kita pa rin po yung mga obvious or yung mga visible craters dito. Yung mga malalaki like the Tycho crater, ito, and the Copernicus crater. Alright, so ayan po yung ganda ng ating buwan ngayong early morning of October 25. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood po ngayon at ako ay nagugulat at may mga gising pa rin po ngayon. So please like and share po yung ating online telescope viewing ngayong early morning of October 25. Okay, so ayan po, medyo nanganganib po yung ating image po dahil po sa ulap. Ayan, pero kapit lang po tayo sa telescope. Ayan, okay, so nakaano po siya, naka may tracking mechanism po kasi yung telescope po, kaya ganyan po. Okay, so thank you po, and siguro bago po tayo magpatuloy, again gusto ko lang po i-promote din ito. Itong cheesecake na pinadala po sa akin ng aking classmate, isa siya sa mga franchisers na itong Kasalo. So ito po ay nasa Glorieta, Makati. Ayan po, so tangkiligin po natin ito. Yung branch po nila ay nasa Glorieta. So tandaan niyo po, Kasalo po. Ayan, so napakasarap po nitong cheesecake na to. At kanilang umaga nung dineliver ito, naubos ko kaagad. Ayan po. So, thank you, Miss Barbie Sia. And please, like nyo po ito. Ayan, pumunta kayo kung orang pa-order ng napakasarap na cheesecake ng Kasalo. Yan dito po sa Glorieta. Okay po. So, thank you, Miss Barbie Sia, sa inyong pinadala na cheesecake. Okay. Ayan, so may nag-comment po. Si Chef Hank Chauhan. Hello, can I ask if this is really a live telecast of the moon? Yes sir, this is live. And yeah, this is from the Philippines. Yes sir, this is live telescope viewing from the Philippines. Yes sir. Okay, not any, I don't know what GFX is. Alright, but this is live. Yes, and as you could see, there are clouds. And yun po yung ating weather condition ngayon. Medyo cloudy po talaga. So anyway, thank you Mr. Shaz Hank Shohan for from India. Oh, so thank you sir for watching our live stream this early morning of October 25, 2021. Okay, thank you Sir Jesse James. Ayan, sinagot ni Sir Jesse James si Mr. Shaz Hank Shohan. Okay, so marami pong salamat, and live po tayo ngayon po, live tong ating stream this early morning of October 25. Okay, so kung may mga questions pa po kayo, please type your questions or your comments in our comment section below. Ayan, so nag-thank you po si Shaz Hank Shohan. Thank you sir for watching our live stream of the waning gibbous moon. Okay, so ano kayang, what time is it in India anyway? Ayan. Alright. So time check.
We are now 12:23 in the morning. Okay, so yan si Sir Jesse James nag-ano din siya nag-reply kay Mr. Shashank Shohan. So maraming po salamat again na Sir Jesse James De Jesus. Okay, so time check, it's 12:23. Ayan na, so medyo tatapusin ko na rin at nanganganib na rin po yung ating image po ng buwan. And gabi na rin po, and may pasok pa po tayo bukas. Alright, so... Alright, okay, so mag-shoutout muna tayo bago tayo magpatuloy. Okay. Sabi ni okay, sabi ni shout out daw kay Joey Ferrer. Ayan po, watching from Dubai. Okay, shout out po kay Joey Ferrer. Sabi ni Miss LB Cajigal, all the way daw from Dubai. Yan si Mr. Joey Ferrer. Okay, kaya lang anong oras na kaya sa Dubai? Nakikita ba nila yung buwan ngayon doon? Okay, so and sa India, sir, ano kaya ang is it early evening ngayon sa India? I'm not really sure. Okay, so Mr. Shashank Shohan, maraming salamat. Thank you very much for watching our stream. And shout out kay Mr. Joey Ferrer all the way from Dubai. Okay, so malapit na po tayong matapos. And thank you po for watching. Sa mga nakatutok po ngayong gabi, we have 8 viewers. Ayan po. So paki-like and share na lang po yung ating telescope viewing tonight para makita naman po ng karamihan itong ating waning gibbous moon at 86% illumination, so that we could inspire more students to love the sciences, especially astronomy. Okay, so may nagko-com. Ah, si Miss Jerly De Los Reyes. Ah, thank you. Watching from Bulacan. Ah, thank you po, ma'am. Marami pong salamat. At si ma'am ata ay isang teacher. Yan, so yan. Thank you po, ma'am. Like and share na lang po yung ating online telescope viewing sa ating mga students po. Ayan, so marami pong salamat, Miss Jerly De Los Reyes, all the way from Bulacan. Ayan po, so maraming salamat po. Okay, so siguro hanggang dito na lang po muna tayo. And maghahanda pa ako at may pasok pa tayo mamayang umaga. Okay, so thank you po for watching. Ayan po, medyo nangangalib na po kasi yung buwan natin. Ayan, nagdidilim na. So, thank you po. This is your Kaspacer and Space Commander, Sir Jun Cajigal. From the Bed and Society of Young Astronomers, saying live long and prosper. Okay po. So, maraming salamat. And always stay safe. Wear your face mask and face shield. And please like and share po yung ating online telescope viewing tonight. And kung clear pa po yung skies tomorrow or sa mga succeeding days, we will continue with this online telescope viewing. Sa mga nanonood po at nakatutok po ngayong gabi, maraming salamat po. Thank you for watching. Goodbye and stay safe po sa inyong lahat. Bye-bye!